Mga katrops, welcome bakod sa akin channel, Sports Rock PH. At may pag-uusapan natin ng balitang, nawawala nga daw po ngayon ng Finals MVP Trophy ni Nikola Jokic at ang mga rason bakit itatrade na ng New Orleans Pelicans si Zion Williamson. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video, sa balitang dalawang bagong player na target na makuha ng Los Angeles Lakers sa darating na 2023 NBA Draft. Sa isang interview nga po ng media kay Nikola Jokic, ay tinanong nga po dito na Malik Andrews kung nasaan nga bang MVP trophy nito, gayong hindi nga po niya ito hawak pagkatapos nila magkampyon. At ayon nga po sa naging sagot ni Nikola Jokic, iniwan lamang nga daw po niya ang kanyang NBA Finals MVP trophy sa room ng kanilang equipment manager na si Sparky Gonzalez, ngunit pagbalik nga po niya dito, ay nawala na ito bigla. Sinubukan na naman nga po niya itong hanapin sa ibang lugar ng Ball Arena, ang kaso lang mga katrops, hindi pa rin nga po niya ito mahanap. Pero sa kabila nga po niyan ay hindi pa rin naman nga po siya nawawala ng pag-asa, gayong umaasa pa rin nga po siya na maibabalik ito sa kanya sa mga susunod na araw. Samantala, pumasok naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa mismong rason bakit i-trade na ng New Orleans Pelicans si Zion Williamson. Gaya nga po ng naiulat ko sa inyo mga katrops, binabalakan na nga po ng New Orleans Pelicans na i-trade si Zion Williamson ngayong offseason upang makuha nga po nalang isa sa mga top 3 picks sa darating 2023 NBA Draft na si Scott Henderson. At base nga po sa pinakahuling iniulat na balita ngayong araw ni Mark Stein, open na nga daw po talaga ang Pelicans na gawin ang kanilang plano kay Zion Williamson, gayong marami na nga po sa kanilang mga miyembro ang nawawala na nga po sa kanya ng pasensya dahil sa patuloy nga po na pagkawala nito bawat taon. Yes, kahit gaano man nga daw po kagaling na player ang isang Zion Williamson, ay hindi naman nga po ito makakatulong sa Pelicans kung parati siyang wala dahil sa mga tinatamon niyang injury. Well, availability nga po ang pinaka-problema ngayon ni Zion Williamson, kaya mas nararapat na lamang nga po na gamitin na lamang siya bilang trade asset upang makakuha nga po sila ng bagong batang player na bukod sa merong malaking potensyal ay mas makakatulong pa ito sa kanilang kupunan. Maliban na rin nga po dyan ay gusto naman nga po mismo ng pamilya ni Zion Williamson na umalis sa Pelicans, kaya hindi na nga po sila mahihirapan pa sa pag-trade sa kanya ngayong offseason. Habang dumako naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan, sa balitang dalawang bagong player na target na makuha ng Los Angeles Lakers sa darating na 2023 NBA Draft. Para nga po sa inyong kaalaman mga katrops, meron nga po silang dalawang draft pick sa darating na 2023 NBA Draft, isang first round at second round. Kaya katulad nga po ng ibang team, meron na nga po silang mga player na pinag-workout na sa kanilang kupunan. Pero sa kadami-dami nga po ng mga manlalaro na nag-i-insay sa kanilang pasilidad, ay dalawang player lamang nga po ngayon ang pinagtutuunan nga po nila ng pansin. At sila nga po ay sinaadama sa logo na best player ng UConn sa pag-a-average nga po niya ng 17.3 points at 7 rebounds per game bilang kanilang power forward. Bukod rin nga po sa kanya mga katrops, ay nakatuon rin naman nga po ang atensyon ngayon sa naibalita ko sa inyo na si Jamarius Burton na siyang isa sa mga pinakmahusay na point guard sa darating na 2023 NBA Draft. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel, Sports React PH, para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.